Ako nga pala si Teacher Mary Sheila Dungay. Ako yung guro sa Filipino at ang aking asignaturang tuturuan ay Filipino sa bilinglarangan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin at sa mga baguhang mag-aaral, ito po yung aking larawan. Ayan, Dalagang Filipina, yeah! Okay? So, hello sa aking klase at welcome, welcome sa aking channel. So, ayan, ang aking tuturuan ay Filipino sa bilinglarangan, textbook and academic. And of course, uunahin ko po ang textbook. Ayan. So, attention! Okay? Meron tayong dalawang rules. Okay? Unang-una, huwag mo talagang kalimutan itong dalawang rules na to. Ayan. Huwag mong kalimutan ang iyong kwaderno. Ayan. Pinaka-importante po na meron kayong kwaderno sa, okay, sa lamesa ninyo or kung saan man kayo ngayon. At ang pangalawa, huwag kalimutan ang ballpen. Ayan, importante ang ballpen. Okay? So, yun yung rules ko sa aking klase. Kailangan ang dalawang yan ay meron sa inyo. Okay? So, pupunta naman tayo next sa ating kasanayang pampagkatuto or sa English learning competencies. Okay? Unang-una, basahin natin, nabibigyang kahulugan ang technical at vocational na sulatin. Pangalawa, nakikilala ang iba't ibang technical, vocational na sulatin ayon sa A. layunin, B. gamit, C. katangian, D. anyo, E. target na gagamitin. Okay? So, ito yung ating competency or learning competency. Ayan. So, next ay, okay, bago tayo pupunta sa ating leksyon, maglaro muna tayo. Okay, sa larong ito, huhulaan nyo ang mga salitang ibibigay ko sa inyo. Okay, so, ito yung mga salita. Okay, hulaan mo yung come, moon, ni, cast, chom, tech, ni, call. Okay, so, ayang salita na yan, ay huhulaan mo ngayon at bibigyan kita ng 15 seconds para hulaan yan. Okay? So, ayan. Okay, stop. Okay. So, yun. So, naway nahulaan nyo po ang ating yan, mga salita na binigay ko sa inyo. So, ano ba yung ibig sabihin ng mga salitang yun? Okay, tingnan natin. Oh, communication technique. So, makikita naman natin kanina, merong com, merong moon, tech, diba? So, communication technique. Ayan. So, malalaman natin yung ibig sabihin ng communication technical. Bakit communication technical? Okay? So, bago tayo pupunta dyan, okay, basahin muna natin ang ating layunin. Okay, sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan, unang-una, nabibigyang kahulugan ang communication technical. Ayan, importante yung una na yan. Pangalawa, na isa-isa ang mahalagang elemento at katangian ng communication technical. Okay? Next, pangatlo, nasusuri ang mga larawan kung anong halimbawa ng communication technical ito. Ayan, so at ito yung ating mga layunin. Okay, pupunta na naman tayo sa communication technical. Ayan, ito na. Okay, ano nga ba ang communication technical? Okay? Ano nga ba ito? So, mga halimbawa ng communication technical, ayan. So, bago dyan, may tanong muna ako. May bagong mobile phone ka ba? Binasa mo ba ang user's manual nito? Ayan. So, since online class tayo class, okay? So, lahat or kadalasan ng mga mag-aaral ay bumili ng mobile phone, yung iba nga laptop pa. So, for sure, merong user's manual yan. Okay?
siguradong binabasa mo ang label ng mga pagkain o multivitamins na binibili mo kung ang mga ito ay may malaking benepisyo sa iyong kalusugan, di ba? Bumibili tayo ng mga vitamins at tinitingnan natin kung ano yung label nito, paano siya makakatulong sa atin, di ba? So yun. O baka naman ay may bago kayong pinakaiingatang appliances sa bahay. Masusi mo bang pinag-aralan ang mga manual nito? Okay, di ba pag bumibili tayo ng mga appliances, of course, titingnan natin kung paano gagamitin ang isang appliances. Ayan. So, iba pang halimbawa. Okay, meron tayong mga halimbawa dito. Ito ay mga blogs, okay? Handbook, proposal, user manual, website, procedure, manual. Ayan. So, mula sa mga halimbawang na itala, may nakikita ka bang tiyak na katangian ng ito? Kung ang iyong obserbasyon ay hinggil sa format, paraan ng pagsulat, o pinatutunguhan ng mensahe, ang lahat ng ito ay nakapaloob sa komunikasyong technical. Okay, titingnan natin ano nga ba talaga yung komunikasyong technical. Ba? So, base sa mga ibinigay ng bawa, may idea na ba kayo kung ano ang komunikasyong technical? Okay. So, ang lahat ng ito, gaya ng label, manual, at mga gabay sa paggamit ay mga konkretong halimbawa ng komunikasyong technical. Ayan. Tiyak kasi na ang nais patunguhan ng mensahe nito, ang layunin ay matutuhan ang proseso ng paggamit o pagkumpuni ng isang bagay. Ayan. So, titingnan natin ano nga ba ang ibig sabihin ng communication technical. Palalawakin natin ang kahulugan nito. Unang-una, isa itong espesyaladong anyo ng komunikasyon. Ito ay may tiyak na audience, layunin, estilo, format, sitwasyon, nilalaman, at gamit na siyang pangunahing elemento ng komunikasyong technical. Okay, class, lagi sa isip na kaiba ito sa mga akademong sulatin na karaniwang isinasagawa sa klase gaya ng yung mga sanaysay, pananaliksik, analitikong papel, at iba pa. Or yung mga maikling kwento, iba siya sa mga akademikong sulatin. Okay? Next is, sa tingin nyo ba, bakit ito tinawag na komunikasyong technical? Bakit nga ba? Okay? So, ang komunikasyong technical, take note, ay nagtataglay ng tiyak na anyo na naka-focus sa pasulat at pasalitang diskurso. Take note, pasulat at pasalitang diskurso. Ayan, klaro masyado yung kahulugan ng communication technical. Okay? Dahil ang communication technical ay isang proseso ng mahusay na pamamahala ng mensahe upang makapagbigay tugon o solusyon. Ayan. Gayunpaman, higit na kinakailangan maging payak ang mensahe nito upang madaling maunawaan ng mambabasa. Pangunahing binibigyan din ito ang pagiging malinaw, tiyak, maikli, madaling basahin at unawain. Ayan. So, tanong para sa iyo, ano nga ba ang talaga ang ibig sabihin ng communication technical? Okay? Ano ang kaibahan ng communication technical sa iba pang uri ng sulating akademiko? So, natalakay natin kanina yung mga sulating akademiko like sanaysay, ganun. And then, gaano kahalaga ang communication technical bilang paghahanda mo sa daigdig ng trabaho? Bakit nasabi kong na daigdig ng trabaho? Kasi pwede itong magagamit sa trabaho mo talaga. Okay? So, titingnan natin yan mamaya. Okay. Ano ang kasaysayan ng communication technical? Okay. So, dito natin makikita kung sino yung mga naging, okay,
naging ambag sa pag-aaral ng communication technical. Ayan, isa-isahin natin kung sino yung mga naging kabahagi ng kasaysayan communication technical. Unang-una na ating titingnan ay si Sextus Julius Prontinus. Okay, si Sextus Julius Prontinus ay isang Sumeria na sumulat ng manual para sa gusali at paraan ng pagpapanatili nito noong AD 97. Ayan. So siya yung gumawa or sumulat siya ng manual para sa isang gusali or paano ma-preserve yung gusali. Ayan. So matagal na masyadong panahon, okay? Isa siya sa mga naging ambag, okay, sa pag-aaral ng communication technical. Ayan. Pangalawa yan, Pliny the Elder, okay? Isang administrador at sundalo ng Romano na isulat niya ang The Natural History, isang kalipunan ng mga natural at scientificong kaalaman. Isa lamang ito sa maraming dokumentong isulat noong panahon, pinamamahalaan niya ang iba't ibang tanggapan sa mga bansang Gaul, Africa at Espanya. So, makikita natin sa larawan ni Pliny the Elder, masyadong matagal na siya. Kaya siya yung sumulat ng The Natural History, and doon nakapaloob yung mga scientific, okay, ng mga wisdom or kaalaman. Okay? So, siya ang isa sa mga naging ambag sa pag-aaral ng, okay, communication technical. Pangatlo, Reginald Scott. Okay. Sa panahon ng Renaissance ng Ingles ay nakabuo ng mga technical na manual para sa paghahalaman na makatutulong sa marami upang malaman ang proseso ng gumagamit nito. Ayan. Si Reginald Scott, isa sa mga naging malaking tulong sa atin kasi nga siya yung gumawa ng manual para sa paghahalaman. Ayan, kapag mahilig ka sa halaman, ayan, pasalamatan mo sa Reginald Scott kasi isa siya naman nakatulong sa upang malaman ang proseso ng paghahalaman. Ayan. So, sila yung tatlo, okay, mga tao na naging bahagi ng pag-aaral sa communication technical. Ayun. So, next, yan. Pupunta naman tayo sa mga elemento ng communication technical. Okay? Titingnan natin kung ano itong mga elemento. Yan, makikita natin audience, layunin, estilo, nilalaman, sitwasyon, format, gamit. Okay. So, una-una natin bigyan ng kahulugan ang audience. Kaya ano ibig sabihin ng audience, Scott? Nagsisilbing tagatanggap ng mensahe at maaring siya ay isang tagapakinig, manonood o mambabasa. Ayan nga, sinabi ko kanina yung mga halimbawa ng communication technical. Okay, halimbawa ay yung blogs. Again, yung makita natin sa website. Okay, so kinakailangan, okay, ng audience. Kinakailangan ng mambabasa. Ayan, sa isang blogs or website, diba? So, yun. Ito yung isa sa mga elemento, okay, ng communication technical. Pangalawa, layunin. Ayan. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan maganap ang pagpapadala ng mensahe. Kagaya nga sa ating leksyon ngayon, meron tayong layunin, diba? Or objectives. So, sa isang website or isang sulat or blogs, kinakailangan din ng layunin. Ayan. So, kung bakit kinakailangan maganap ang pagpapadala, ano ba yung layunin mo? Bakit sumulat ka ng blogs? Ba? Bakit sumulat ka sa website? Ba? So, yun. Importante ang layunin. Okay? Next ay, pangatlo, estilo. Kinapapalooban ito ng tono, boses, pananaw, at iba pang paraan kung mapaanong mahusay maipapadala ang mensahe. So, sa isang sulat or pagpapadala ka ng isang liham, okay, or handbook, okay, ano ba yung style? Hindi lang sulat, but pwede ding, di ba, pasalita. Paano ka?
ano yung style mo or tono ng boses, ng yung boses mo sa pagsasalita, ano yung tono mo, galit ka ba or mahinhin ba or ano ba, di ba? So yun, masaya ka ba, ganoon. So ito yung estilo, kinakailangan ang estilo sa komunikasyong technical. Ayan, pang-apat, format. Okay, tumutukoy ito sa ginabayang istruktura ng mensaheng ipadadala. Ayan, of course, kinakailangan ano yung format. Halimbawa, ano yung format ng handbook, di ba? Ano yung format ng website mo, yung manual, okay? Kinakailangan yan, okay? Sitwasyon, pagtukoy ito sa estado kaugnay sa layuning nais iparating ng mensahe. So, may paparating ang katotohanang madalas, maranasan, o mangyari sa mga mag-aaral. Okay, halimbawa na lamang nito ay susulat ka sa isang blog tungkol sa COVID-19. So, ito yung sitwasyong kinahiharap ng mga tao ngayon, 2020. So, for sure, makaka-relate sila sa sitwasyong isinulat ng author or manunulat. Ayan. So, pang-anim, nilalaman. Dito nakasaad ang daloy ng ideya ng kabuuang mensahe ng komunikasyon. So, of course, nagsasaad din ito ng mga karanasan ng mga tao sa loob man o sa labas. Ayan. So, halimbawa na lamang ay, of course, kinakailangan talaga ang isang liham. Okay, meron talagang nilalaman yan. Okay, paano may paparating sa isang tao kung walang nilalaman or kung walang mensahe na nakapaloob sa liha. So, importante ang nilalaman. Pangpito, gamit. Ito ang nagpapakita ng halaga kung bakit kinakailangan na maipadala ang mensahe. Ayun. So, ano nga ba ang gamit ng liham? Okay? So, of course, para malaman mo, okay, or para iparating sa isang tao ang iyong nararamdaman, okay, at para malaman mo din kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. Okay? Yan yung gamit ng liham. Okay? Hindi lamang liham, but lahat ng website, okay? Handbook, anong gamit ng blogs, okay? Yung mga dokumentong pagpasasanay or mga reference, ayan. So, yan, lahat yan sila ay may gamit. So, importante yan. Okay. Pupunta na naman tayo sa mga katangian ng komunikasyong teknikal. Unang-una ay orientasyong nakabatay sa audience. Pagsulat para sa audience, ang mensahe ay kinakailangan mula sa pananaw ng audience at hindi sa manunulat. So, ibig sabihin, kailangan pukawin, okay, ang damdamin, okay, ng mga audience. Okay? Ano yung magiging reaksyon, okay, ng mga manunood or mambabasa. Ayan. Pangalawa, nakafocus sa subject. So, binibigyan pansin ang pangunahing paksa ng usapan. Dahil dito, ibinabatay ang lahat ng impormasyong sangkot sa pagtatalakay. Ayan. So, ang layunin nitong puspusang matalakay at maisa-isa ang inaasahang proseso na tutulong sa audience na maisasagawa ang inaasahan sa kanya. Ayan. So, ibig sabihin, importante po yung paksa. Ayan. Dapat yung blog mo, kung ang blog mo po or kung ang website nyo ay tungkol sa pagkain, kailangan nakafocus lang po ito sa pagkain. Okay? Ayan. So, pangatlo, kumakatawan sa manunulat. Nagpapakilala kung ano at sino ang sumulat o ang kultura ng organisasyong kanyang kinabibilangan. Of course, importante po ang manunulat. Sino ang sumulat, ano ang isinulat. Okay? Tumutukoy rin ito sa kung anong imahe ang nais ipakita ng manunulat. Ayan. Kung ano yung moral story. Okay, kung ano yung image ng isang storya, okay, ng isang blog or website. Ayan. So, tinatawag nitong branding na nagsisilbing
pagkakilanlan o identifikasyon. Okay? So, yun. So, next ay pang-apat, kolaborasyon. Proseso tungo sa mahusay na pagbuo ng anumang uri ng komunikasyong teknikal. Ayan. So, sa word na kolaborasyon or collaborative work, okay? So, ano ba yung naisip ninyo kapag kolaborasyon? Ibig sabihin, marami. Ayan. Dito, nagsasama-sama ang iba't ibang individual na may magkakaibang kasanayan sa pagbuo ng komunikasyong inaasahan. Ayan. Importante na marami kayo. Hindi naman ginaano na maraming author, pero marami yung magtutulungan. Okay? Halimbawa lamang, sa pagbuo ng mobile phone manual, nangangailangan ng paglihok ng marami eksperto tulad ng system analysis, layout artist, graphic specialist, technical communicator, at iba pa. Of course, di ba sa paggawa ng isang manual ng appliances, kinakailangan, okay, marami yung sangkot. Hindi lamang pwedeng isa. Hindi siya pwedeng siya lang ang gagawa ng manual. Kailangan talaga ng eksperto. Kailangan suriin pa. Okay, kung tama ba ito, mali ba ito. Okay? So, kinakailangan ng kolaborasyon. At ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kasanayang lubos na inaasahan upang makabuo ng mabisang visual. Okay? So, yun po yung mga katangian ng komunikasyon teknikal. Ayan. So, I hope po marami po kayong natutunan tungkol sa komunikasyon teknikal. At dito po, ating dinalakay ang kasaysayan ng komunikasyon teknikal, kahulugan ng komunikasyon teknikal, mga elemento ng komunikasyon teknikal, at mga katangian ng komunikasyon teknikal. Ayan. So, importante na malaman nyo kung anong ibig sabihin ng komunikasyon teknikal. So, yun lamang po. At maraming salamat. Thank you. At hanggang sa muli, ako nga po pala sa Teacher Shella. Okay? Yeah. And have a great day. Goodbye. And God bless.